Bibe, kamusta? Okay naman po. Hello. Say hi ka. Hi. Magandang hapon po. Another day, another vlog. Heto na naman ang panibago nating video. Inabot nga pala tayo ng gabi sa pag-iintindi ng kuryente at naghanap na rin ng mga bagong project sa araw na ito. At kakahanap nga natin ng bagong project mga idol ay nadaanan natin si Mindoreñong Mangyan. Tara! At samahan nyo na naman ako sa panibago nating video. Let's go! Yo, what's up mga idol at welcome back sa ating channel. Maaga nga tayong nagising upang intindihin na nga ang kuryente papunta sa Bakawan at buhay na tubig. Mag-isa nga lang akong pupunta doon mga idol sapagkat naging busy nga ang ating mga kasama. At buti na nga lang hindi nagkaroon ng brownout nung ako'y nandun pa sa Laguna. Kung nagkataon nga mga idol ay siguradong matatagalan nga ang pagbalik ng power nila. Yo mga idol at nandito na nga tayo sa Sitio Ricudo ng Barangay Bakawan na kung saan ay nandito ang fuse ng buhay na tubig. Matapos nga nating pailawan ang Barangay Bakawan at Buhay na Tubig mga idol ay nagbiyahe na nga tayo sapagkat pupunta tayo ng Bayuin. Meron kasi tayong pupuntahan project doon mga idol at pipirmahan na rin ang kanyang plano. At habang nagbabiyahe nga tayo mga idol ay napansin natin ang isang driver na ito na talaga namang napakatibay. Sakay-sakay niya nga ang isang pirasong baboy na kanilang ibebenta. Ganito nga ang style nila mga idol sa pagdi-deliver ng baboy. Gamit nga ang motorsiklo ay hinahatid nila ito papunta sa kanilang pagbebentahan. Sobrang nakakahanga nga ang kanilang balance at pati na rin ang diskarte nila sa pagdi-deliver ng baboy. Matapos nga ang mahabang pagbabiyahe mga idol ay nakarating na nga tayo dito sa bayan ng Socorro. At after nga ng ilang minuto mga idol ay narating na natin ang lugar na ating pupuntahan. Dito nga nakatira ang mga kilala at sikat na mga content creators. Dito nga naninirahan si Mindoreñong Mangyan at pati na rin si Mercedes Lasak na mas kilala sa pangalang Kamangyan. Kaya nga pala tayo napapunta dito mga idol ay dahil nga sa aking classmate na magbibigay sa atin ngayon ng project. Yun o. Oh. Hanapin natin yung kay ano. Alam mo ba kay bahay na yung service lasak? Yun ano, dito lang ba yan? Malay mo, makita ko doon. After nga naming magkita ng aking classmate mga idol ay nagbiyahe na nga kami papunta sa area na aming pupuntahan. Habang nagbabiyahe nga kami mga idol ay nadaanan natin dito si Mindoreñong Mangyan at agad nga natin siyang nilapitan. Pa-vlog! Hello po. Kamusta? Okay naman. Kamusta mo kayo? Ano may tawag dito? May istilasyon na siya. Tapos ako mapirma ng plano. Mm. Bibe, kamusta? Okay naman po. Hello. Say hi ka. Hi. Magandang hapon po. Matapos ngang makipagkwentuhan ng saglit kay Mindoreñong Mangyan mga idol ay nagdiretso na nga kami papunta sa aming pupuntahan. Pupunta nga pala kami sa Barangay Malugay sapagkat nandoon ang aming project. Sobrang napahanga nga ako sa view dito mga idol sapagkat talaga namang napakaganda. Maganda yung lugar dito eh para sa Mindanao lang. Ganito yung nadadaanan ko sa Mindanao. Parang dito nagtanim si ano oh, Mangyan tribe. Yan o. Bagay? Kay Mangyan tribe? Habang nagbabiyahe nga kami mga idol ay naalala ko nga ang mga daanan namin noong ako'y nakatira pa sa Mindanao. Ganitong ganito kasi ang lugar noon na aming nadadaanan ni Papang nung kami naghahanap ng mga kahoy. Naghahanap nga kami noon ng mga kahoy sa Sambuanga, Sibugay para ibenta sa mga minahan. At dahil nga sa itsura nito mga idol ay talagang naalala natin ang ating trabaho noon at buhay sa Mindanao. At pagkarating nga namin sa area mga idol ay nagulat nga tayo sapagkat kakilala natin yung ating pupuntahan. At nakita nga natin dito si Kuya Eric na bayaw ni Chahuling. After nga nating makipag-transaction sa kanya mga idol ay inabot na nga tayo ng gabi sa daan. At dahil nga gabi na mga idol ay bumili na rin ako dito ng pang-ulam. Bumili na nga ako dito ng longganisa pati na rin french fries na pang merienda ng mga bata. Matapos nga yan mga idol ay iniluto agad ng aking asawa ang longganisa sapagkat gutom na nga kami. Bago pa nga tayo kumain mga idol ay pinuntahan na muna natin ang fuse ng Bakawan at Buhay na Tubig para magkakuryente na sila. Bit-bit nga natin ang gloves na galing kay Ate Risa para nga sa ating kaligtasan. Bago pa nga ako makaalis ng bahay mga idol ay ipinagsandok na ng aking misis ang mga bata para nga makapaghapunan na sila. Pasado alas 8 na kasi ng gabi kaya naman gutom na ang aking mga anak pati na rin ang aking mga pamangkin. At habang kumakain nga sila mga idol ay nagbiyahe na nga ako papunta sa fuse na ating aayusin. At ihinanda ko na nga ang stick na pangkuha natin sa fuse na nasira. At nang maibaba nga natin ang fuse mga idol ay eto nga ang
kanyang itsura. At nang maayos na nga natin ang fuse mga idol ay muli nga tayo nagsuot ng gloves para sa ating protection. Kailangan nga nating magsuot nito mga idol sapagkat 13,000 volts nga pala yung ibibigay nating supply sa kabilang barangay. Medyo mahirap at talaga namang delikado ang gantong trabaho pero ginagawa nga natin ang ating makakaya para mabigyan sila ng power supply. At nang maibalik na nga natin ang kuryente sa kabilang barangay mga idol ay umuwi na nga ako para makapaghapunan. At bukod nga pala sa ating biniling longganisa kanina mga idol ay meron tayo ditong nilagang okra. Ito nga ang ating ulam ngayon mga idol at talaga namang napakasarap nito. At ito nga pala po ang ating latest video. Salamat sa panonood, salamat sa suporta. Ingat palagi. God bless!